lakad ng mga pamilya magsasaka ng Banasi Farmers Association laban sa gutom at kahirapan. Abril 10 hanggang Mayo 7, 2022, mula Bula, Camarines Sur hanggang Manila. Pahayag ng mga ubod manlalakbay. Sa araw na ito, ika-10 ng Abril 2022, mag-uumpisa po ang 28 araw na paglalakad at 400 kilometrong lakad laban sa gutom at kahirapan ng 10 kinatawan ng Banasi Farmers Association mula sa Bula, Camarines Sur hanggang Maynila. 10 mga magsasaka ang maglalakad bilang simbolo ng bilang sa balota ni BP Lenny Robredo. Kasama po kami ng 7 pang samahan kasalukuyang gumagawa ng lakad caravan na nagmula pang Sumilaw, Bukidnon noong Marso 28 papunta rin ng Maynila. Lahat po kami ay kabilang sa pambansang kilusan ng mga samahang magsasaka pakisama. Sa Abril 20, magtatagpo po kaming lahat sa Gumaka at doon umpisahan po namin ang 200 kilometrong lakad hanggang marating namin at magtagpo kami ng libo-libong mga manggagawa at maralitang tagalungsod. Sa Mayo 1, 2022 sa Maynila, maglalakad po kami sa Kamaynilaan mula roon at sasama kami sa meeting de Abansi sa Mayo 7, ang ika-40 araw ng aming magkakasamang paglalakbay. Kami ay maglalakad upang ipahayag gaano kahalaga at makabuluang ipatupad ng susunod na administrasyon ang reformang agraryo at kaunlaran sa kanayunan. Napakalagang masugpunan natin ang dekadang kahirapang nararanasan ng 4 milyong mga pamilya magsasaka at gutom na nararanasan ng higit sa 1 milyong pamilya magsasaka, mangingisda, katutubo, kababaihan at kabataan sa kanayunan. Ipapahayag po namin ang kahalagahan ng mabuting pamamahala na magsasakapangyarihan at nakikipagtuwangan sa mga pamilya magsasaka at mga nasa laylayan ng lipunan. Ipapahayag po namin gaano kahalagang magkaroon ng malalakas na asosasyon at mga kooperatiba ang mga pamilyang magsasaka upang magkaroon ng boses at mapabilang lahat ng mahigit 8 milyong mga pamilya magsasaka sa mga programa ng pamahalaan. Ipapahayag namin gaano kahalagang mabago na ang bulok na sistema ng politika sa ating lipunan na makahalal tayo ng pinunong may resibo at katunayan ng tunay at tapat na paglilingkod lalo na sa may hirap. Kami ay lubos na nababahala sa kumakalat ng mga huwad na balita at mga kasinungalingang maaring maging batayan ng pagpili ng magiging pangulo at mga pinuno ng ating bansa. Ipapakilala po namin sa 8 milyong mga pamilyang magsasaka at sa madla ang pagkakilala namin lalo na kay Lenny Robredo at bakit siya ang kanyang tropa kasama si Kiko Pangilinan ang nararapat mamuno sa ating bansa. Gawa ng isang makapangyarihang tao sa Malacañang na may interes sa aming lupa. 58 kaming mga benepisyaryo ng programang reformang panakahan ang muntik nang mabawian ng 123 hektas na lupa na natanggap namin sa pamahalaan. Ngunit dahil sa aming tuwangan ng opisinang saligan na kinabibilangan noon ni Atty. Lenny Robredo sa aming paglalakad ng 444 kilometro hanggang Maynila noong 2008. Sa tulong ni DILG Jesse Robredo noong 2010, hindi na demolish ang aming mga bahay at sa pagkilos ng aming mga abogado hanggang sa Korte Suprema. Nagtagumpay po kami noong 2019. Nakuha ang pinal na pasya ng Korte Suprema. Kasalukuyan po kami ngayong nagbubungkal ng tig 1.3 hektaryang lupa at aming pinagyayaman ito at tinataniman ng palay at gulayan. Nasugpo namin ang gutom sa aming lugar at makikita ang aming mga bahay na nagiging konkreto na at mga anak na naming na pag-aaral na sa kolehiyo. Patuloy kaming nagsusumikap at nakikipagtuwangan sa pamahalaan sa opisina ni BP Lenny sa programang Angat Buhay upang isakatuparan ang pagpapaunlad ng aming kabuhayan at tuluyan ng masugpo ang kahirapan. Kami po ay buhay na ebidensya ng wagas na paglilingkod ni BP Lenny Robredo sa may hirap lalo na sa mga magsasaka at mangisda. Sa susunod na 28 araw, ipapahayag namin kasama ang aming mga kapwa magsasaka
Sa panaw sumilaw MPC, aparbam ko sa Bukidnon, kompas sa Sambuanga Sibugay, isla ko sa Stone Samar, patanom sa Iloilo, Lopez Irrigators Association sa Quezon, at sa sukatan sa Rizal. Ang kahalagang magpatupad ng programang agraryo at reforma sa pangisdaan at mga lupaing ninuno. Kasama po namin si Lenny Robredo at Kiko Pangilinan at kanilang mga kandidato sa pagkasenador, sina Laila De Lima, Rizon Teberos, Chel Jokno, Teddy Bagilat, Sani Trillanes, Sani Matula at Alex Lacson. Sa mahabang kasaysayan ng pakikibaka para sa katarungan, panlipunan at mapabuting pamahalaan. Umaasa kami na sa aming kwento at patotoo makakatulong tayong mabago ang lumalaganap na kasinungalingan ukol sa kanila. Pinapasalamatan at inasahan po natin lalong hihigpit sa susunod na mga araw ang ugnayan ng iba't ibang samahang nagpapahayag ng suporta sa ating paglalakbay, lalo na ang Banasi, ang Farmers for Lenny Kiko, Robredo People's Council, Solid Lenny Bicol, Solid Lenny Pilipinas, Change Politics Movement at Kalipunan ng Kilusang Masa. Hinihingi po natin sa ating mga kaibigan sa media, civil society, simbahan, mga school at mga kaibigan sa pamahalaan ang kanilang mga panalangin at suporta sa ating paglalakad, talakayan at pagninilay upang mairaos ang isang patas, malinis na halalan at maluklok ang nararapat na pinuno ng ating bansa na magtataguyod ng mas makatarungan, makatao, makakalikasan at mapayapang Pilipinas. Pagpalain po tayong lahat ng puong may kapal.